Yo, mga tol, kamusta? Kamusta kayo lahat dyan? Mga tatu nga pala. Shoutout pala sa lahat ng nagpapa-shoutout sa atin dyan. Kamusta kayo lahat dyan? Kung bago ka sa channel ko, pakipindot na yung subscribe. Sama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ilalabas natin videos. Yung topic natin ngayon, guys, is about sa tattoo blown out. Ano nga ba yung tattoo blown out, guys? Yung tattoo blown out is isa siyang problema na karamihan sa atin hindi napapansin. Ang tattoo blown out is yung parang pasa siya sa ilalim ng mga linya natin. Makikita niyo siya pagkatapos yung linyahan, may ilalabas sa ilalim ng balat na parang kumalat na ink. Ito yung sample niya, guys, so check nyo maigi. Yung linya niya na yan, makapansin nyo na linyahan niya na. Pero sa ilalim ng balat, mayroong parang nag-spread out na inks. Yun, ayun nga. Kadalasan din natin napapansin yan, lalo-lalo na sa mga kaibigan natin nag-uumpisa mag-tattoo, mga utol natin. Ano nga ba yung saninyan, guys? Ang saninang tattoo blown out is yung maling lalim ng karayom. Hindi lang yun, guys, ha? Maling lalim ng karayom, sobrang stretch ng balat, malakas na bultahe. Yun, ayun yung mga sanhi nun. Tapos, wala rin siyang guys, solusyon kung hindi i-cover up na. Yun ay kung makapansin ng client yun na ganun. Pero sa mga artist talaga na mga master natin, alam na isa siyang problema. Totoo yan. Na dapat hindi nangyayari sa balat ng mga kliyente natin. So ayun na nga, dun, balik na tayo dun sa mga cause ng problem na yun. Una-una, unahin na natin yung needle depth. Yung needle depth, dapat ang standard kasi na lalim ng karayom lang, guys, is 2 mm. Hindi rin siya bababa sa 1 mm. Yun. Pero para sa akin, magkakaiba naman yung skin type ng tao, eh. Merong makapal, merong rubbery, hindi pag nalako. No! Para siyang elastic na ganun. Iba-iba yung skin type natin, eh. Merong malambot na balat, manipis, may mataba, may makapal, may ganun, iba-iba. Kaya hindi rin masyado nasusunod yung standard na lalim. Pero sa skin type naman, dun na lalabas yung kung saan dapat tumutungo yung mga needle natin. Hindi siya dapat sa sobrang lalim. Kasi meron ang balat natin, guys, merong tatlong layer yan. Yung epidermis, yung dermis, tsaka yung... Google! Tandaan nyo na lang. Ayan, hindi ko natandaan. Parinig kita sa mukhae! Yung standard na lalim ng needle natin, guys, is dito lang sa may dermis. Yan, nakikita nyo. Diyan lang. Pero pag mas lumalim pa siya, kala nyo makapal sa shirt, di ba? Pero yung manipis lang yan, yan yung balat natin. Ito. Ganyan. Makapal sa shirt, eh. Dito lang tayo dapat sa second layer sa may dermis. Pag sumobra pa tayo dyan sa lumalim, yun na yung magkukos ng... Barinig kita sa mukhae! Magkukos ng blown out. Kasi mag-i-spread na yung ink dun sa balat na hindi natin dapat tamaan ng needle. Yun, kakalat na yun. Tsaka isa pang problema, guys, yung sobrang stretch natin ng balat. Minsan kasi may mga parting maselan talaga, eh. May mga maninipis na parte, yung mga dito sa collarbone, sa may wrist. So yan yung mga selan niya, yung mga talaga blown out prones. Diyan talaga madalas mangyari yung mga blown-out sa kamay, sa ankle, hindi yung dito na ankle, sa ankle natin. Pag nasobran din sa stretch, minsan, di ba, nilinyan mo na,
na sobrang ka sa stretch. Tapos pagbalik mo, sa iba mo pupunta yung ano mo, tusok mo. Parang tawag doon. Basta, Usmariosis. Parang hindi tutugmado sa stencil mo. Tsaka isa pa, yung masyadong pasibat na tusok ng karayo, masyado kang pasibat na gano'n, hindi yun tama. Dapat, sakto lang. Hindi ko kasi alam yung mga angle-angle, 90-90 degree na yun, mahina tayo sa ano eh, mathematics eh. Ayun mo sa akin, sasaktan! Lang. Hindi siya masyadong pa gano'n, na parang sinusungkit mo yung balat, hindi rin siya masyadong tayong gano'n. Sakto lang, ganyan lang siya. Yung makikita mo lang yung kung saan yung needle mo dumidiretso, kung tama ba nasusundan niya yung stencil mo, hindi naman yung sobrang gano'n na parang sinusukit mo na paloob yung ano. Doon lalabas din talaga yung mga blown outs ng ink sa loob pag masyadong pasibat yung ano mo. Isang bagay na rin yun. So ayun na nga yung mga ano, yung mga common cause ng tattoo blown outs. Ang tanong kung may solusyon ba doon, kung na-remedyo ba yun. Walang mangyayaring remedyo doon, guys. Pag nangyari na yung tattoo blown out, mapapansin din yan yung client nyo, lalo na kung medyo maselan. Ang mangyari dyan, ipapalaser nyo na lang kung talagang gusto nyo mawala sa mga client. Or maganap kayo ng artist na pwede mag-cover up or ipa-cover up nyo mismo din sa gumawa. Ayun lang yung tanging solusyon ng mga blown outs. Lalo na pag masyadong malalim yung blown out tulad nito. Cover up na solusyon dyan. Hindi na mawawala yan. So ayun nga, ayun lang guys. Shinare ko lang yung mga natutunan natin about yun sa mga problema na hindi natin masyado napapansin. So ayun na nga guys. Sana may mga natutunan kayo. Salamat sa panonood at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Share nyo na din kung gusto nyo para mas marami pa makalam. Yun lang, Mac Tattoo signing out. Salamat.